Nasa 50 di manoy mga miyembro ng BIFF o ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang sumalakay sa bayan ng Datupiang sa Maguindanao. Ang target raw ng grupo ang mismong hepe ng Datupiang PNP na si Police Captain Israel Bayona. May report si Chino Gaston. Bandang alas 10:30 kagabi, umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril sa bahaging ito ng Datupiang sa Maguindanao. Sa gitna ng dilim, ilang lalaki ang makikitang nagtatakbuhan. Ayon sa militar, pagsalakay ito ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na pinamumunuan ni Nakaryalan Saga Animbang at isang alias Motorola. Ang grupo na to ay belong doon sa grupo ng BIFF at saka Dawa Islamiya. More or less, mga 50 ito sila. Tinarget pa raw ng mga rebelde ang hepe ng Datupiang na si Police Captain Israel Bayona na nooy nasa police vehicle para mapasok ang poblasyon ng bayan. Pero ang apat daw mula sa hanay ng 6th Infantry Battalion ang unang nakasagupa ng mga rebelde. Yung mga police po ay delighted the vehicle at nagtago po sila sa safer place. Mm-hmm. But yung PNP, yung ano po natin, yung tropa ng 6ID, mm-hmm, they try to repel yung itong grupo ng mas malaking grupo ng BIFF. Agad din namang daw dumating ang dagdag puwersa ng militar. Nag-reposition po sila sa alternate battle position nila for safety. At ayun na rin po ang pagdating ng ating reinforcement na isang company po ito ng infantry at saka apat na armored vehicle. Mm-hmm. Kaya po hindi po natuloy ang pagpasok nitong mga armadong grupo. Sa pag-atras ng mga rebelde, sinunog nila ang police vehicle na naiwan malapit sa Santa Teresita Church at Notre Dame of Dulawan Catholic School. Batay sa impormasyon ng militar, walang nasaktan sa pag-atake. Ayon kay AFP Chief General Gilbert Gapay, malayo rin ito sa nangyari sa Marawi Siege noong 2017. What happened in Datupiang is an isolated case and it's really far from another Marawi incident. Kinundin na naman ni dating ARMM Governor at ngayon Basilan Representative Mujib Hataman ang nangyaring pag-atake. Aniya, patunay lang ito na walang pinipiling oras ang karahasan kaya kailangan maging mapagmatyag ang bawat isa. Chino Gaston, GMA News.